Hello, maganda. Okay. Okay. Chokoleit, okay, ang ganda. Parang okay ni Vice. May chocolate. Oh, bakit pa si bakla? Eh, naulan na kanina. Hindi mo ganang shadow, ha? In fairness, hindi niya masyado gusto yung nababasa siya. Ayan, katulad doon nung unang araw dito, nung nilagak si Chokoleit dito, walang gustong mauna sa aming sumilip. Ganun din sa pagsasalita tonight, walang gustong maiwan. Kaya yes, sabay-sabay kami tatlo. Na-victim si Pokey, kaya mag-isa siya yung salita kanina. Hindi, at saka mas malapit kasi silang dalawa, so mas marami siyang may kwento. Oo. Eh, yun. So, may ano, ayaw mo kasi isa na mag-isa? Walang may gusto sa aming mag-solo kasi nahihirapan kaming magsalita dahil sa totoong buhay ho, wala kaming maalalang medyo magandang pwedeng sabihin kay Chokoleit. Ang hirap magpanggap na porkin patay siya, pupulihin natin siya. Eh, kasi sabay-sabay na tayo mga etchos. Kasi siya rin naman laging na sinasabihan na wala kang maganda sa inyo. Kahit sa picture, walang maganda. Yun ang laging sinasabi. Pero to be fair, unang gabi, nung pagpasok ko natin dito, sabay-sabay kaming sumilip. Sabi ko talaga, in fairness kay Chokoleit, kung kailan patay na siya, mas fresh siya kaysa nung nabubuhay siya. Mas maganda yung makeup niya ngayon, kumapit. Kasi nung buhay siya, hindi talaga kumakapit ang makeup niya, ang layo sa mukha. Palitada po ang ginagamit. Pero dito, kapit na kapit. Kaya yung... Kinagpimakeup po sa kanya, foundation yung kabila, yung kanan, yung kabila, rosary. Oh. Ayan, it's mamahal. Diktin ka kanina. Ito lagi nyo kong binibiktima. Hindi mo na sa lamplay natin ginawa ito. Noong araw, noong gabi, binibiktin din namin siya. Sabi niya, pasok sa rin. Sabay tayo. Pagpasok namin. Ito gago, sinarapin din. Hinulak ko siya, tapos binak ko yung pinto. Si bakla ng hysterical. Pagligong ko lang, sinuntap ko sa rin. Hindi mo sinahulo na yun. Okay. Sino bang pinakaunang naging katrabaho sa atin ni Chokoleit? Si Kalay. Oh, 1993. Kasi kasabay ko siya eh. Siya yung pinaka, I think, kasabay ko sa sing-along. Sa comedy bar. Diyan siya sa ano, diyan siya sa... Ang tagal mo na rin pala. I know, right? At least ako na sinungalit ko ng baklang to. 1972 daw siya, baklang to. Kaya sa kabatayan, sinungaling, nalaman lang namin nung isang nalaman na namin yung nakalagay. Akala may itsura ganyan, may showbiz age. Kasi showbiz age daw siya. Tapos sabi namin, ha? 2 years lang may pinagkaiba, parang wala rin naman. Kasama ko siya, ako siya, siya po ay nasa music box, ako naman sa Malate. Oo. So, buntis din ako, nakakalimutan kasi 22 years old na ako. Lalang din natin. Oo, tawa ko yung tawa sa kanya. Kasi wala, ang bilis ng utak ni bakla eh. Di ba, ipon lalae, tingnan. Tapos lang yung sasabi, sige, taon tawa. Sa kanya ko narinig mo gano'n, di ba yun? Tawang-tawa. So ano? Gusto mo ganda yung tsuro ng anak mo? In fairness, ang malas yung dalawa ni Pokwang, no? Yung mga panahon na bubuntis kayo, yung mga panahon na labit kayo sa kanya. Correct. Ikaw lang ba? Sino ba ako? So ako na una, pakatapos. Kasi kami ni Pokwang halos magkasabay. Kaya ang tagal na ni Chokoleit bago kami umabot ni Pooh sa comedy bar. Tama. Noong mga panahon nasa library kami ni Pooh, kasi di ba parang, noong, before, parang merong QC comedians, merong Manila. Yan, ako Manila. Malate. Chapter. Parang chapter. O, parang sinasabi nila, ibang-iba daw yung mga komedyante sa QC, sa mga komedyante sa Malate. Kasi yung mga komedyante sa QC, sila Chokoleit yun, mga balahura daw yung mga bumanga. Oo, totoo. Sila yung mga nagmumura on stage, sila yung nagsasabi ng mga titi, pek-pek, kang-kang. Sa Malate, sa kay Adrian, bawal yun. Hindi kami pwede magsabi na gano'ng pababa. Pababain ka ng station, sisipuraan ka. Kaya nung mga panahon nagbabastos-bastos na kami, sinasabi, para ka ng taga-QC. Kasi tina-chocolate ng QC comedians. Dahan-dahan naman din tayo nag-set. Ako, 22nd, ikaw sa... Laughline. Punchline. Tapos nung nagkaroon na ng outline, wala na tayong choice kundi maging QC comedians. Na-adapt namin yung comedy, sinimulan nila Chokoleit. Dahil sa balahuraan nga yung sa kanila, hindi kami pwedeng magpasugin kasi lalamunin kami ng mga bunga nga nila Chokoleit. Pero I must say, bago pa lang ako, magtunog na talaga yung pangalan ni Chokoleit. Hanggang sa nagkaroon ako ng chance mag-perform at sa solo na ako. Hanggang ngayon, naniniwala ako, si Chokoleit ang isa sa pinakamagagaling na stand-up comedians. Kung napapanood lang siya lately, malayong-malayo na yon sa performance na binibili ni Chokoleit ng mga
90s hanggang sa early 2000, malayo, walang nakakasabay kay Chokoleit bukod sa walang gustong sumabay sa kanya. Simula nung walang gustong sumabay sa kanya at walang gustong sumunod sa kanyang dumabi. Oo, oh, kasi ang taas. At saka ang taas kasi ng iliwanan niya yan. Hirap sumla. Oo, ang tama. At saka yung mic, wala rin gustong gumawa. Walang gustong umawa. Kasi natin isa ang mic lang naman talaga, di ba? Correct. Pinababad po yung mic niya after gamitin. Meron sa kong karanasan, kung panahon na nagtatrabaho pa ako sa music box, siya nasa ano na, Laughline. Oh, Laughline. Kasi meron akong spot doon na kumakanta ako ng One Moment in Time. Wow! Sa post, oo, di ba? Paano ulit, paano yan? One Moment in Time. Hindi, yung matalis mo. Yo! Kaya, okay. Lumalabas ako ng music box, pumunta ako sa island, sa Victoria. Dumaan siya, naka-taxi. Pasok naman ako sa taxi, pero kasi tuloy-tuloy yung kante. Pag iniikot lang na gano'n, tapos binabahan niya ako with sa music box. Na kumakanta ka? Nakakalaw yung wireless? Wala na kasi Daya na, may boses ni Whitney. Exacto, pagbalik yung taxi, gago talaga siya, yung mga naiisip ni Chokoleit, sobrang ibang level ng kagaguhan. Alam mo kung saan akong pinakatawan-tawa, na hanggang may pagsindi, hindi, ganun po eh. Siguro, I think, kaming apat, blessed din kami sa ganun eh. We are blessed with you, the gift of laughter, the humor, the wit. Pero si Choco talaga sa kanya eh. Ako hindi ko talaga makalimutan na umihi siya kakatawa. Hanggang may umaulit-ulit niya siya sa amin, yung balita ako nga eh. Tinanong ako minsan, kulong paritoke daw ako. Sabi si Chokoleit to ah. Sabi niya, so ano? Ito, nagparitoke? Ang dati ako maganda, nag-trip lang. Ang nakakatawa rin ang kwento niya, pag nag-motor kid. Ay, dati ako maganda, so trip ako. Ayoko na, tamad ako. Okay, nag-motor kid. Nung nauso yung ano, yung ABS-CBN TV Plus, di nag-motor kid. Sabi daw nung ano, sabi daw nung mag-asawa, may dumating ng mga artista. Ay, ang ganda pala nitong, may mga naunang artist, ang ganda pala nitong artist ang ito sa personal. Tapos sabi ng asawa, eh kasi sabi sa'yo, bumili na tayo ng TV Plus para maganda yung reception. Ganda pala nitong sa personal. Eh sa TV, hindi masyado. Tapos dumating si Chokoleit. Sabi ng asawa daw, tapos sabi sa'yo, kala natin sila lang yung TV na yun. Sabi daw gano'n, na si Chokoleit nagwawala. Pero, iba. Nagtatawanan lang yun. Eto. Ay, hindi ko makakalimutan yung chika niya, yung ano, yung pinanganak siya. Tapos iniwan sa incubator. 2 years old na, hindi pa rin siya pinukuha. Hanggang sa binigyan na siya ng address ng nurse, ng doktor, o uwi ka na. Daladala ro'n niya yung backpack na uwi. Ganun daw siya yung tinapoy ng mga magulang. Pero syempre, ito naman po yung mga material lang. Alam natin yung mga material. Hindi, totoo din. At ito kasi yung pamilya, makasabihin din, ano? Hindi. Eh, sabi niya, hindi rin siya sinundan. O kayo papatunay sa kanya gano'n? Parang wala natatakot ako, baka biglang tumayo, tapos makuhan tayo. Mahilig naman din manabunod. Hindi, sabi niya gano'n, di ba niya, nag-hiwalay rin pa yung nanay tatay niya kasi nga nakita yung tsura niya, tapos hindi meron siya sinundan. Pero di po to yan, ito po yung mga kapatid. Isa pang ano, funny na nakaranasan namin kasama siya, pumunta kami ng Korea. So, Korean Airlines. Ay, nakakatawa. Ay, kaso kailangan nito may ano, may... Westra. Sige, sige. Kaya ka. Ako yung attendant. Flight stewardess ka lang, ano? Nanahimik kami, ah. Okay. So, business class, syempre, may pack. Diba? O buna, kasi te-take off na, syempre, seatbelt. Kaharap namin yung mga, ano, Korean ng ano. FA. May ganun kasi, diba? Ano sa unang upuan kayo sa isa? Oo, siya sa unahan kami. After namin, piloto na eh. Oo, correct. Ganun kami kasosyal. Ano? Ito na yung bilat, na Korean na, baba na. Tahimik ang lahat, si Bakla, andyan sa harapan. Hanggang siya, hanggang mga nahoza. Hindi nung wata, saka namin dah. Eh syempre, nag-seatbelt na, magkakarap namin. Kaya, Bill. Sabi ng Chokoleit, tao, bagay. Nagpinahinyo siya. Alam mo yung tao namin sa loob na, huwag tangin naman, Chokoleit! Yung Korean lang, kagayan lang. Hindi nga, nakakatawa nun. Oo, kasi alam mo sumasagot yung Korean. Huwag nangyayari. Nandito sa aeroplano. Bagay! Bagay! Sabi ko sa iyo, bakla talaga yung Chokoleit! Yung gusto namin lumitin ko. Talaga si Chokoleit. Ayan! Taang ba to? Kung ikaw kasama niya nung araw na, hello. Takina, di ba? Yung kaya, yung magpatukan mo siya. Tao, di ba? Lugar. Kaya nga ayaw ko kasama niya. Hindi niya, hindi ako bet kasama niya. Kasi ayaw ko nung mainay, di ba? Sa amin kasi... Wow! Si Chokoleit. Kailangan ko
ulit, di ba? Ayaw mo na. Huwag ka na papa, girl. Para kang pinakuluan lang. Ang sakit na yun. Parang kung may love life. Kasi sa amin kasi. Hoy, asa na nga pala yung love life? Ay, nawala na lahat ako. Kinuunang araw, kaya kami nagtatawanan. Actually, sakit. Di ba, nag-post yun, sabay-sabay tayo sa sumilip. Tapos nabasa ko yung mga comments. Alam mo, inaaway tayo ng mga netizens. Bakit ito? Pinapasusto natin, patay, parang mga tanga. Kasi kaya kami, umiiyak si Pooh, ay umiiyak si Pokwang, at saka si Kay Brosas. Kasi hawak ko si Pokwang, hawak niya si Kay. Inaalalahin namin. Tapos umiiyak sila. Eh si Chokoleit kasi, meron siyang eksena lagi. Kunyari nagsasalita siya, yung mga, hindi, kunyari hindi niya alam na may salamin, o kaya may wall. Yung chiquito acting niya. Paano? Mahilig siya gumano. Chiquito. Tapos pagdating namin rito, nakita ko yung salamin, bigla akong na-imagine na kaya na si Chokoleit, habang umiiyak kami, siya kumaya siya, bumangon. Tawanan na kami lahat. Sila ulo ka kasi ginapa mo lagi yan. Kaya ito na yun, nakikita ko. Kahit sa loob. Imagine nyo na kagaya si bakla o dyan sa loob. Tapos yung naging... Diba? Parang baliw. At saka sana, yung mga tao kayo po magkakaibigan, pwede po kayo maglaitan. I'm sure lahat tayo may mga kaibigan at pwede maglait. Kaya huwag nyo kami husgahan. Ganto kayo mag-cope. Ganto kami magpatawag. At ganyan siya. Ayaw na sa inung-unang-unang kanyang at mas malala siya. Kung alam niya lang. Ayaw niya ng seryoso. Nakita niyo ba yung hashtag niya sa akin, bahog bilat ni Pokwang? At saka, kahit sa huli sa timpuro kagagod, sabi niya nga, nung nabibigil siya, noon pa, mga in-passing na chikahan lang, gusto niya magpipa-cremate. Di ba sinasabi niya? Gusto ko i-cremate ako. Ayaw ko nang i-bang. Sabi niya, gusto ko cremate. Tapos yung abo ko, gusto niyo, gusto ko, ikalat yung sa malabo. Tapos ipakain doon sa mga nakikiraw. Tantado? Tantado, pero huwag kayong maglala dahil masunurin kami, ginawa mo. Dami lang po yun. Hindi na si Chocolate. Actually, di ba sabi natin, baka medyo mahal yung pag-cremate. Baka pwedeng... Eh, nag-inquire ka. Mas pwede pa yung Chocolate saan? Kasi... De, kasi hindi na natapos yung plan niya. Hindi. Diba? Kaya nga yung budget kasi na, ano ba? Oo. Ang half-cook lang. Sa bahay na itutuloy. Tsaka sa Panty Manila gagawin. May kasamang butter. Una araw, nag-meeting-meeting kami. Lima kami. Kami nga ba? Tsaka si Sweet. Lima kami. May chat group kami. Tapos sabi na, paano natin sasabihin sa mga kapatid na ang gusto ni Chocolate ipa-cremate? Kasi parang unang balak nila, dadalhin sa Davao, kasi ililibing doon. Sabi ni Chocolate, cremate. Eh parang ayaw ng ibang kapatid i-cremate. Pero yung isa parang gusto ko. Okay. Tapos sabi ni Popo, ako ganito na lang, para walang magkawal. Yung kalahati, cremate, kalahati. Kaya nga half cook, para everybody happy. Parang gago itong mga kaibigan na ito. Ako sa kumakawa. Kikita niyo ng mga basa, naiiyak po kami sa inyo. Pero yun ang gusto ni bakla eh. Anyway, as sabi ko lang, what's this? Pagdating sa seryoso, ako mismo nakita ko si bakla. Na 3 years ago, yung Yosemite, nagulat na lang ako binigmin ng champagne. Kasi may hiling kami, ayaman! Hindi na ako pasmik, ikaw pasasyal ka naman champagne. Wala ka eh, alam. Kanya-kanya ano lang niya, kung ako mayaman, di binibigay ng Lord lahat. Ito na nga, champagne kasi yung paborito niyang inumin. So, ilan din lang siyang, siguro naka-klasing na, for the first time, di lang siya umiyak. Tapos ako siya nagkwento. First time yung kasi never siya nagkwento eh. Ano siya, uncomfortable, uneasy. Pagkwentuhan niya, parin ko kwento ko ng seryoso sa buhay. Ay! Pala kayo dyan! Ganun siya. First time yung sinabi, nag-open up to ko sa death ng kanyang mama, mother, sa kanyang personal inner demons. Nanalashock ako kasi ako nag-open up din ako sa yung depression. Tapos bilang, siguro wala pa po isang oras na iyakan, balik ako na naman yung, parang nangyayang sabi ko, kaya yun ang hindi ko makakalimutan, bukod sa sandamakmak na katawanan. Pero yung moment na yun, yung isang oras na yun, nag-bear siya ng soul sa akin, hindi ko makakalimutan yun. Hirang-hirang. Sa akin, hindi ko makakalimutan sa kanya yun. Yung lagi ko nikwento yung sa mall. Di ba, yung malayo ako, bakla! Bakla. Kita ko may nakaganon na hanger, may damit. Yung may mga tassel-tassel, may mga lace-lace sa likod. Showgirl. Sabi ko, ano gagawin ko dyan? Bilin mo. Akala ko naglalambing lang. Bilin mo na sa mamaya. Sabi ko, putakin na mo! Huwag mo nga ako
ano sa mga ano sinusuot mo, yung pinapapasuot mo sa akin, hindi tayo kahit tayo personalidad. Alam mo, tawang-tawa siya, nakikita niya raw yung mukha ko, gaano ko kagalit. Yung pinipilit niya yung personalidad niya, kaparehas ko. Sabi ko, magkaiba tayo, joking. Maiksi ang buho ko. Pero in fairness, medyo magkahawig kayo. Mahilig sa ganyan yan. Nung nakikita niya sa'yo, pag natuwa siya, gagawin niya sa sarili niya. Yung mga huling outfit niya sa Lafayette, di ba, puro look ko. Lace-lace, di ba? Pagdapagdahan. Kung anong buho ko sa showtime, pag pupunta ko siya sa Lafayette, parang buho ko kanina sa showtime. Kung ano yung suot ko, suot niya din. Kaya lagi nagpupunta yun sa bahay ko. Tapos kukuha ng damit. Lalo ko yung Star Magic Ball. Kaya, may anong susunod ko sa Star Magic Ball? Ewan ko sa iba't stylist mo ba ako? Sabi, hindi mapapamakeup pa ako. Yung parang may obligasyon ako. Hindi ko alam anong susunod mo. Tapos sabi niya, sige na, sasabihin ko naman ikaw ang nagdamit sa akin. Sabi ko, huwag na huwag mo sasabihin sa'yo sa mga tao, ako nagdamit sa'yo kasi for sure, ang pangit ng pagkakadala mo. Tapos sabi ko, bahala ka, sabi ko, sabi, kailangan ko ng leather shoes na lang, kuha ka na lang ng leather na black dyan. Kasi baka pumunta sa kwarto ko, bit-bit na yung bago kong lubutan na sa mga. Nice! Yung may mga spikes. Nandiyan? Yung, sabi ko, ay huwag yun bakla, kabibili ko lang yan, gagamitin ko yan sa GGB. Ay gagamitin ko sa ano to, sa Star Magic Ball, mas mahalaga to kaysa sa GGB. Bakla ka, hindi mo pwedeng ikunin yan. Sabi ko, may papahabol kita sa guard. Tapos sabi niya, o mamili ka, ibibigay mo sa akin to o magsasabu ako. Sabi sa akin, sabi ko, sige, iuwi mo na, huwag ka lang masyabu. Naging joke yan, pag pinapagalitan namin siya, sasabihin niya lagi. Anong gusto niyo? Iinom ako ng wine? O ano? O magsasabu ako? Panasok niya sa akin yan lagi. Okay. May ipapabili siya, gano'n. May ipapabili, pag hindi mo binili. Hindi kayo, ano? Ibibili mo o magsasabu ako? Ayaw mo, teka, nasa'n yung lighter ko? Nasa'n yung lighter ko? Na yun po yung joke na katawan sila. Pag sila dalawang magkasama, Pooh, ay, miss po ko siya. Chokoleit! Pooh-late! Pooh-late! At saka yung ano daw tuwa ko sa ano? Pwede yung ano natin sa may... Ano to? Sa Universal Studio? Huwag ka ang sakit sa kuwala yun! Gusto ko yun! Gusto ko yun! Masakit sa alamunan yun, te! Sige, kwento mo! Ayaw ko nakita, natakot siya sa mga rides. Dinaan lang niya sa ganda. Ang haba nung... Let's watch this! Nabijo ko yun eh. Ayaw mo yung kwento, bigla tumayo. Ako na lang. Tumayo na naman si Bakla. Ayaw mo yung kwento pa yun. Ayaw niya nang may delay. Naku, matatalak to dahil. Hindi, kukwento ko lang yung aso niya kasi maraming dong lovers dito. Ako may sinasabi ko sa kanya, huwag na mag-alaga ng aso. Nakakaya kayo mag-post ko mas cute sa'yo. Sabi ko, Bakla, mas mukha pang tao sa'yo. Alaga mo, naguguluhan yung mga netizens. Sino ba nito fina-follow? Pero dalawa. Dalawa doon ay galing sa atin. Kapal ang mukha, binigyan na lang kami ng bill. Wala kami gawa ko, mga bakla, tag 12,000 ngayon. Nag-text muna sa akin. Malapit na birthday ko. Ikaw, si Pooh, tsaka si Kay, bilan niyo ako ng bisyon. Wow. Sabi ko, huwag kang mag-ambisyon. Mahal yon. Basta, ito na, bumili na siya. Si Lapsa, alin? Si Lapsa, so, si Chanel. Ah, Chanel muna. Magkita-kita kami, okay, ito, 15,000 gayo. Na. Meron na kaming ano agad, bill. Tapos, ito yung pinarasyon si aso na matay, di ba? Si Sarge. Kasi magkasama sila ngayon. So, masya effective doon kasi nga dog lover siya. Tapos, pinili mo siya ng bagong, ano siya? Golden Retriever. Super sad ko na nakita. Crystal. Ano pang ayaw sabihin sa pangalan? Kasi, kunyeta, ang pangalan, Crystal. Ang pangalan ng anak ko, Crystal. Sabi siya, tarantado ka ba? Bakit yun ang pangalan? Wala kang magagawa. Ayun na talaga nakalagay sa ano. Nakuha ko na kanyang pangalan. Ayun yung gusto nyo malapit eh. Huwag ka mag-ala. Ang bilis ng utak. Sabi niya, huwag ka mag-ala. Bibili pa ako isang aso. Ang pangalan, Brosas. Crystal, Brosas! Tapos... Oh, ito na. Tapos sabi niya ganun. Oh, sige, bigyan mo rin ako ng aso. Kasi first time, gusto ng anak ko ng aso. Huwag ka mag-ala. Patitira ko si Crystal. Pinatantado, paki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 pak
nakikita ko si Cristal. Tapos, pag nag-upload kami, hilig yung FaceTime. Di ba pini-FaceTime yung mga aso? Ang ingay-ingay, eh, ano kami usually magkatabi. Parang tanga, Cristal! 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 Ang tanging bakla! Naka-weird! Ganun siya kamahal, ganun niya kamahal yung mga aso. Pini-FaceTime po niya. Parang tanga lang. Oh. Ay, naku. Ano ba, joke-joke ba to?
Hindi, maganda siguro kung ano. Susunod ka? Huwag naman. Huwag na pagtigil si Winnie Cordero. Pinakasunod ka ako ni Winnie. Kasi ako ni Winnie talaga. Tapos kanina yung taping natin. Huwag na pagtigil si Winnie Cordero. Kaya nakakatawa. Nag-taping kami ngayon ng magandang buhay, malarin yung bukas. Ako naman yung pagkakap... Mali-mali. Alam niyo si Pooh. Alam niyo si Pokey. Eh, misa Chokey, Pokey. Ako ng Pokey. Kahit alam mo kanina, kahit si Mariel, ang pinag-usapin namin si Joe, Pooh siya ng Pooh. Sabi ko, yung tama daw, huwag na tayo mag-usap, kawawa naman yung isa. Lagi na rin nababanggit yung pangalan niya, lalagi siya yung natutukoy na tigo, buhay pa man din. Anyway, yun lang po. Sana, I'm sure lahat kayo, may kanya-kanya kayong personal na kwento, sa meron kayong mga pinagdaanan sa kanya, masaya man o mga importante. Sana, iyawan natin yung mga sayang memories, although talaga mahirap po tanggapin talaga kasi hanggang ngayon hindi ako mukhang hindi pa rin mag-sink in eh. Ako personally, hindi pa rin ako siya mag-sink in. Pag tinatanungan natin, diba? Kasi ang saya pa natin eh. Kasi ang nakakapanghinayang, yung kung kailan nasa peak yung saya natin bilang magkakaibigan, okay siya ngayon. Kasi okay ngayon si Chokoleit eh. Natutuwa na nga rin ako kasi nasa bago natapos ang lahat, naging okay siya. Nabawi niya yung mga pagkakataong na sayang niya. Na itumit niya yung mga pagkakamali niya, nagawa niya yung mga gusto niyang gawin sa tamang pamamaraan, nakuha niya yung mga taong hindi malalapit sa kanya noon, katulad ng mga bakla sa comedy bar, sa laughline at sa punchline. Mainaaway niya. Madalawang kasi time, hindi kasi siya close sa mga bakla doon, dahil si bakla, ang lala ng pagkabuli, lalo na sa mga bata. Kung ako, kasi kami dalawa yung seniors doon eh, kung ako, natatakot sa akin yung mga bagets kasi hindi ako nagsasalita, di ba, yung suplada ako, hindi ako friendly, hindi ako mapapansin. Si bakla, mapanakit. Di ba? Kaya ginaya ko, di ba, sakit, di ba? Malalang mapanakit. Kaya nga dinimanda siya ni Atak eh, di ba? Na kaya si Atak nangingiramay na, nangingiramay na, nangingiramay na. Joke lang. Pero, nung nabago niya yun unti-unti, hanggang sa naging... Love siya ng mga bakla ngayon. Ngayon, every night, nakikita niya yung mga bakla after step, after gig, lahat ng bibigyan. Kasi talagang sincere. Nag-iiyakan kami nung gabing na wala si Chokoleit. Nakita-kita kami sa love line. Oh. Birthday pa nung isang manager na pagkagano. Umiiyak kami kasi nasa punto kami ngayon na mahal namin si Chokoleit. Kaya nakakatuwa kasi naigano, naikot niya yung buhay ngayon. Mula sa madilim hanggang sa napaganda niya yung sitwasyon, yung kondisyon niya. Masayahin siya. Kaya nga pag sinasabi ko, bakit kung kailan naman okay si Chokoleit, nawala pa ang nauna. Pero siya naman, may nabasa ako sa ano, na kasabihan na sabi. Sa isang hardin daw, yung pinakamabango at pinakamagandang bulaklak ang laging nabibitas ng una. Kaya ngayon nangyari kay Chokoleit, alam niyo na, hindi totoo ang kasabihan. Sa mga nagtataka po kung bakit mahal na rin yung punta ang tawag sa kanya kasi MNR yung po talagang tawag sa kanya kasi siya talaga sa comedy bar si, siya yun, nag-isa yun, mahal na rin na siya talaga yun. Kami ang kanyang mga kawal na pinatawag. We are all sad na nandito tayo sa ganitong pasyon pero somehow I'm so happy. Kasi ang dami namang pinagdaanan itong taong ito. Alam naman natin na ang daming pinagdaanan sakit. Ang daming pinagdaanan... Hirap, dagok. Na hindi siya nagsalita. Ang daming lows. Hindi kasi pareklamo yun. Hindi yan reklamador yun. Ano yan eh? Siya yung... Kahit na alam mo yung hirap na siya, hindi niya nilalabas na... At ang dami na rin namang napasaya, milyong-milyong, sobrang dami napasaya. Kaya okay na rin, napahinga ka na, okay ka na doon. Bago pa nga siya mawala, kasi nagpunta ako ng Japan, pero bago ko pumunta ng Japan noong isang araw, bago pumunta ng Japan, pinunta ko siya sa love life. Sabi ko sa kanya, nag-pitching sa Star Cinema, tapos kasama ko ulit sa pelikula. Kasi lagi ko binibigay sa kanya yung balita na yun, para happy siya. Tumataas ang moral niya pag nalalaman niya kasama siya sa pelikula. Tapos sabi niya, ikaw puro ka pelikula. Tsaka na yung pelikula, bigyan mo muna ako ng bagong sapatos at damit. Sabi ko sa kanya, bakit na naman? Saan mo gagamitin? Basta kailangan mo ng bagong sapatos at damit. Sabi niya, pupunta ako sa bahay mo. Sabi ko, wala ako, pupunta ako ng Japan. O sige, pagbalik mo na lang galing Japan, hindi na ako natawag sa'yo. Basta pupunta na lang ako sa bahay. Kaya kinakabahan ako kasi baka ngayon niya kunin. Ngayon niya pala kailangan yung bagong sapatos at damit. Pero
seriously, I'm sad because we all lost a friend. Someone who's so dear to us. Pero okay na rin para sa taong mahal natin na magpahinga na. Kasi okay, nakakota naman na siya eh. Ang dami na siyang napagsipinan. Ang dami nilang napasaya. Nakuha niya na rin lahat ng gusto niya. Diba? Nag-viral na din siya? Oo. Let's watch this. Wala. Ang ina-expect ko nga, mas mauunang mawala yun eh, yung kalaplapan niya. Kasi ang tarayin, traumatos yun eh. Nasa ICU. Kaya, siguro yun din yun naman yung pagdadawa kung hihilingan namin kayo na. So, pagkakataon ko, palakpakan lang natin sa show. Sa lahat ng masasayang kwento niya sa ato, sa lahat ng mga masasayang kagawin niya, lahat ng mga ginawa niya, parang patawanin lang tayo lahat. Siya talaga ang, for me, one of the greatest comedians. Ako talaga siya number one. Yes. Number one. Number. Hindi ko alam, mag-away, away tayo kasi number 2, 3 po. Pero sa akin, siya po talaga. Eh, lalaki siya, hindi wala akong pakialam. Kahit saan, i-google niyo ba? Lalo siya sabi, siya talaga yung pinaka-nakakatawang tao sa palat ng lupa. Alam mo ba yung ulo yan eh? Pag-uwi na kami galing Davao, so, nasa eroplano na nakaupo na kami. Labi sa nangyari sa pasir. Chokoleit, uwi na kayo? Sabi niya, hindi. Pabalik kami ng Davao. Diba nakasakay na kami dito, diba? Nakasakay na kami ng pamanila to, diba? Hindi, pabalik kami ulit. Pababa kami para sa'yo. Ang mainit ang ulo ng loob. Alam mo, lahat mahal siya. Pwera lang yung asong kasama namin sa pelikula sa Fantastic. Bakit? May aso dun eh. Talaga ba? Oo. Lahat mahal siya. Pwera lang yung aso. Kasi may nag-aalaga sa aso. Tapos pag nagpapasapasan sila, kisa sila, may inaalaga yung aso. Tapos pag tape na lang, kasi chocolate kasi may hawak ng aso. Eh yung aso ngayon lang, kaya yakapin mo rito. Tapos parang hindi magwala, nandito dito lang ang ulo. Pag nilalagay niya rito, nagwawala yung aso. Pag pumupunta rin, gumagayas. Ayaw nung aso mag-shooting. Pero wala kami sinasabing may amoy ka, wala kami sinasabing. Wala. Kaya sa huling sandali, hindi namin sasabihin niyo. Basta ayaw nung aso. Pag-alawa kami siya rito, ayaw nung aso. Ayaw kayo! At saka diba, pag-ulari na yung mga panaw, malalaman mo pag nagpaparamdam mo nagmulto, nakamoy, kardila o nakamoy black, bumabango. So pag bumango, alam niyo na, hindi si Chokoleit. Pero hindi namin sinasabi niyo ang ito. Sabi sa'yo! Wala kami sinasabi niyo. Hindi pa palpapagdun sa akin si Bakla. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito. Sine-celebrate natin yung mga magagandang alaala ni Chokoleit at yung pagpapangyari sa mga. Sobra po. Yun na yun. At dahil dyan, may special song si Kay Brosas. Yes, kakanta po ako ng zombie. Ano ba gusto niyo kantahin ko? Kinanta mo na ka sa kanya, nung buhay siya, hindi mo ngayon ba naman? Staying Alive. Gusto mo? Word or die, nung gusto niya, makamadona yan. Palakpakan naman natin, Kay Brosas. Ang pangalala ko. In fairness, kalang maganda ang sound system. Palakpakan din natin yung ano, sorry lang, sorry, so wait lang. Palakpakan din po natin yung choir. At dahil, parang ako din si Chokoleit yung mahilig pag-kim-kim. Pero kayo din ha, alam ko marami yung pinagdaanan na hindi niya sinabi sa atin. So ito lang po yung pinaka-perfect song. This is one of my favorite songs. Actually, this is my theme song of my life. Ganon, ha? I-share ko sa inyo, parating kay Joker. Pasok, Jotaro. Meron pa yung ano yun? Hello? Echo? Sound? Pagkano TF ko dito? Jotaro. Sound.
drop my sword and cry for just one. Cause deep inside this sorrow, this warrior is a child. All afraid because this always the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat. But they don't see the enemy that lay me at his feet. This warrior is a child. They don't know that I come roaring home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. Drop my sword and cry for just a while. It's deep inside this armor. Deep inside this armor. This war.